Okay, so paano ba gumawa ng table of specifications? So first, you must have your topics or competencies. This will be taken from your MELCs or the K-12 curriculum guide. Second, you must have the number of days. This will be taken from the DIBAW or the MELCs. Now, if in case that the DIBAW is not available or the MELCs is not available, you may decide as the teacher on how many days you are going to allot per competency. Okay, so there are two things that you may use in determining the number of days. Number one, it's based on the DIBAW. Second, it will be based on the discretion of the teacher. Next one is the number of items. So, i-detali natin papaano i-compute yung number of items sa bawat topic. Now, for competency 1, ang allotment ay 2 days. 2 days itinuro yung competency 1. So, how are we going to know kung ilang items ang gagawin natin na tanong for competency 1? So, the formula is yung number of days, i-divide natin sa kung ilan yung total number of days for that quarter in teaching that topic, in teaching those topics under that subject. So, lalagyan ko lang to ng dollar sign para hindi magalaw yung ating total number of days. So, ulitin ko lang, in determining the number of items, divide the number of days divided by the total number of days times 40. Saan po galing yung 40? Ito po yung total number of items for the test. So, ulitin natin. Number of days times kung ilang araw tinuro. Number of days divided by yung total number of days times 40. 40 kasi yung number of items natin sa exam for the fourth periodic test. So, you will have 5 items. So, ibig sabihin, 5 items ang allotment natin for competency 1. And then, drag lang. Pagka-drag, so lumalabas for number competency number 2, 7.5 items ang iaalat natin na tanong for competency number 2. However, since eksaktong number lang ang ginagawa natin per topic, this will be adjusted as 8. And then, gagawin natin siyang whole number. Ira-round off natin siya. Ngayon, kung napansin ho natin, lumagpas siya ng 40, naging 41. So, discretion mo na as a teacher kung saan ka magbabawas ng item para sumakto siya ng 40. In this case, for example, for the sake of our discussion, ang babawasan ko na item ay si competency 3. Gawin ko na lang siyang 9. Okay? So, sakto na siya ng 40. So, after natin malaman kung ilang items yung gagawin natin per topic, ang next natin kailangan maintindihan is kung ilang items, kung paano natin siya i-spread doon sa ating cognitive domains. So, kinuha ko lang ito sa math. So, kung sa competency 1, dahil 5 items ang allotment natin, ilang items ang ilalagay ko kay understanding, applying, analyzing, evaluating. So, it's now your discretion kung paano mo siya i-spread. Kung 5 items sa competency 1, siguro sa understanding, siguro mga 2 item. 2, 1, and then this is 0. Sa competency 2, dahil 8 items siya, sabihin natin 3-2 lahat. For competency number 3, sabihin natin 3-3-3-0. And then, kung 10 items doon sa competency number 4, sabihin natin ito'y 3. 3 din ito. 3, and then 1. And then, for competency number 5, kung 8 items yan, pwede natin gawing 3-2 bawat domain. But again, this is still based on your discretion kung paano mo i-spread yung items sa bawat domain. So, we already have now the blueprint kung ilang items ang gagawin natin per topic. Ilang items ang iaalat natin sa bawat topic. Okay. So, next naman ngayon, papaano natin itong ililipat doon sa template na pre-provide ng office? So, ito yung pin-provide nilang template. So, how are we going to use this one? So, first, ang gagawin ho natin is balik tayo dun sa ating
draft na ginawa, yung summary na ginawa natin kanina. As you can see, sa competency 1, meron tayong 5 items na na-compute. So, balikan mo lang ito. Copyhin mo lang yung competency 1 dito. And then, ayan. Copy. Okay. Copy. Paste. And then, copy. Paste. Ayan. Bakit 5 beses kong kinopya yung 5 competency? Kasi po, kung ating titignan, dun sa ating summary ng TOS or Table of Specification, 5 items ang na-compute natin na iaalat natin for competency 1. 5 items na tanong ang iaalat natin sa competency 1. Now, next, ang code ay makikita po ito sa MELC. Ito ay makikita sa MELC or sa DIBAW. So, babalikan nyo lang po yung DIBAW na meron kayo sa subject nyo. And then, sabihin natin ito ay sabihin natin AP1001, basta ganon. Makikita nyo po yan dun sa competency code. And then, i-drag nyo lang po. Okay? So, parang ganon. So, burahin ko to. So, lagay natin dito, see your MELC or the DIBAW, yung code. Next, ang next natin yung gagawin, yung check. Ngayon, sa ating TOS kanina, kung ating titignan, meron tayong 2 items na allotment for understanding para lang sa competency 1. So, balikan natin ito. So, dahil 2 items ang inalat natin for competency 1 na para sa understanding, 2 check ito. Ibig sabihin, yung numbers 1 and 2 na dun sa tanong mo or questions mo, yan ay magpo-fall sa understanding. And then based on the summary, yung applying, meron tayong 2 tanong na inalat. So, babalikan natin yung ating table, 2 items dun sa applying. So, that will fall on number 3. That will fall on number 3. So, number 3 and then hanggang number 4. Bakit 3 and 4? Kasi kung ating titignan, si applying ay 2 items. So, kung ito yung 1 and 2, ito yung 3 and 4. And then, for competency 1, yung isang item na natitira ay para kay analyzing. So, punta ka kay analyzing and then, lagay ka lang ng check. Okay, so ganun lang po ang gagawin ho natin. Ngayon, ganun din ang gagawin natin dun sa mga natitirang topics. So, magbigay pa tayo ng example. So, competency 2, 8 items ang ginawa natin. So, 8 beses kung kukopyahin yung competency 2. So, competency 2. Ayan. Competency 2, that's 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hanggang 13. So, hanggang 13 yun. So, 8 beses natin kinopya yung competency 2. Kukopyahin niyo po yung mismong competency na nakikita niyo ho sa MELCs. Okay, so after that, again, yung ating code ay makikita sa MELCs. Okay? So, makikita ito doon sa MELCs. Babalikan nyo lang po yung inyong MELCs. Yung MELCs or yung DIBAW. Now, in this case, as you can see for competency number 2, ang understanding natin ay 2 item ang allotment natin for understanding for competency number 2. So, kopyahin ko lang to. Therefore, nandito tayo ngayon sa number 6. So, 2 item. And then, for competency number 2, 2 items for applying. So, 2 items for applying. So, that's number 8 and 9. Ayan. And then, drag lang. Okay? And then, for analyzing, we have 2 items. So, that will be number
number 10 and 11. Ayan. Number 10 and 11. And then, based on our TOS, meron tayong dalawang tanong for evaluating. So, evaluating, so that's number 12 and 13. Number 12, 13. So, ayan. So, ganun din po ang gagawin natin dun sa mga natitira pang competencies. Ngayon, sa next part ng ating table, ito po yun, yung next part ng ating table, dun yung po ilalagay yung answer. So, assuming na tapos na natin lahat, sa pinakababa, doon nyo po ilalagay, sa pinakababa, kung ilang items ng understanding, ilang items ng applying, ilang items ng analyzing at evaluating ang na-construct ninyo. So, that is how we do, that's how we did the TOS para sa ating fourth periodic test. Okay? So, after that, ready to print na yung ating TOS. That is how we make the table of specification in preparation for the fourth periodic test.